At tapos na nga ang MPL Season 7 regular season. Narito tayo para i-predict ang mangyayari sa playoffs. Let's go! Ang hirap lang sa pagpe-predict pagka gantong hindi ka kilala. Yung prediction kasi para siyang double-edged sword eh. Kapag ka mali yung prediction mo, may haters ka agad. Tapos pagka tumama ka, makakuha ka ng supporter mo. Kasi hindi ka naman kilala eh. YOLO lang, YOLO. Magpe-predict pa rin ako. Basta ginagawa ko lang to for the love of esports. Sa May 26, gaganapin na ang playoffs ng MPL Season 7. Nakusaan, 8 team ang maghaharap mula sa 10, no? At lalaglag yung dalawa. At yun nga yung Signal Ultra at LPE. 8 team na lang ang natira. Double elimination ng tournament na to. Lahat ng laban ay best of 5 except the finals, which is best of 7. Wala nang intro-intro, simulan na natin. At narito ang playoff bracket na mangyayari sa Season 7 playoffs. Okay, so punta muna tayo sa upper bracket. Unang laban natin, Aura versus OMG. Tingin ko dito, Aura is just too much for OMG. 3-1 ang tingin ko magiging standing ng serie na to. Noong una, 3-0 yung naisip ko, pero ayoko na mga discredit yung Smart Omega, so nag 3-1 ako. So, Aura 3-1. Next naman natin ay ang Bren versus Blacklist. Magiging close fight to. Pero ibigay ko dito ang edge sa Blacklist. Tingin ko 3-2 magiging score ng serie na to. May mga adjustments silang ginawa. Tingin ko magiging dikit na laban talaga to. So, doon naman tayo sa dalawang nanalo. Aura versus Blacklist. Tingin ko Blacklist ulit ang mananalo dito. Close fight din dahil parehong may depth yung team na to eh. Pero ibibigay ko pa rin sa Blacklist yung serya na to. 3-2. So Blacklist yung tingin ko magiging unang finalist sa playoffs na to. Punta naman tayo sa lower bracket na kung saan makikita natin ang Work at NXP. Tingin ko ay Work Oster Force ang mananalo dito in a very close fight. 3-2. Kasi pataas din yung performance ng NXP bago matapos yung regular season. Pero tingin ko Work Oster Force pa rin ang makasurvive. Sa kabila naman, makikita natin dito ang Onyx and Exe. Parehong descending yung performance nila bago matapos ang regular season. Pero tingin ko Exe ang mananalo dito 3-1. Tingin ko Exe mananalo dito 3-1. So, nanalo yung Work sa NXP. So, makakalaban ng Work ay OMG sa susunod na serie. And tingin ko Work Oster Force pa rin ang mananalo dito. 3-2 in favor of Work Oster Force. Parang makakaya pa nilang dalhin yung momentum kahit makalaban nila yung OMG. So Work Oster Force, 3-2. Sa baba naman, Exe and Bren. Bren Esports ang tingin ko mananalo dito. 3-1. Ano lang, Bren is just too much for Exe. Ma-overwhelm nila yung Exe tingin ko. Tingin ko merong isang panalo yung Bren na sa tingin ko mahirapan sila. So, 3-1 in favor of Bren. And then, magtatagpo na yung dalawang nanalo sa lower bracket, which is Work and Bren. I'll go with Bren with this one. 3-0 para sa akin. Basang-basa na kasi ng Bren yung Work Oster Force. Kaya tingin ko 3-0 yung mangyayari. Pero, props pa din sa Work Oster Force kasi ang layo na narating nila, ang dami nilang na-exceed na expectation. Pero tingin ko dito na sila tutumba sa Bren. 3-0. And then makakalaban ng Bren yung natalo sa upper bracket finals, which is Aura. Tingin ko Aura ang mananalo dito. 3-2. Alam mo ba, nalakasan ako sa Aura ngayon. Close fight din to. Kasi kumbaga, Clash of Titans talaga eh. Alam naman natin yung Bren noong una. Nangapa lang, pero nitong habang tumatagal yung season, pataas yung performance nila. Yung Aura naman consistent throughout the season. Tingin ko Aura pa rin talaga. 3-2. And then, punta na tayo sa finals. Blacklist versus Aura. Ang ipipredict ko dito, mananalo ang Blacklist International 4-2 sa series na ito. Tingin ko kasi iba lang talaga yung Blacklist International ngayon.
Kung ako lang ang nag-organize ng MPL, medyo i-compress ko yung ano, yung regular season. Tapos gagawin ko, ganun pa rin, dalawa ang matatanggal sa playoffs, pero yung walo na yon, walang lower bracket, lahat double elimination. One versus four ng kabila, one versus four ng kabila, one ng group A versus four ng group B. So, one ng group B versus four na, ano yun yung cross-matching na? Kasi, para sa akin eh, week, pitong linggo kayong nagbakbakan, tapos yung mga nasa lower bracket, isang serye lang tanggal na. So, parang hindi ko nakikita na satisfying siya. Hindi deserve nung mga teams na nakipagpukpukan sa pitong linggo na yun, no? Kung 16 sila, okay lang na may lower bracket. Pero dahil 8 lang sila, tingin ko dapat wala ng lower bracket. Double elimination lahat yon. And pag may natalo na, yung matatalong 4 doon, doon palang magsisimula yung lower bracket. Pero anyway, suggestion ko lang yun. Nakadepende pa rin sa kanila. Don't get me wrong, ha? Prediction lang yun. Marami pa rin pwedeng mangyari. Tingin ko sa blacklist, para masecure nila yung championship nila, kailangan magwala si Wise, no? Para sa akin, sa kanilang lima, siya yung nakakatanggap ng less pressure. Unlike, oh my Venus, tinatarget yung mga hero niya. Ang galing ng sideline niya. Hindi madaling iwan. Kasi, kapag tumaba, masnowball sila. And dahil nga, hindi madaling iwan yung dalawang sideline kasi nga magaling. Alam mo yun, less pressure para kay Wise. And then, open yung mga hero niya dahil nga si Oh My Venus yung priority target para sa pagbaban. And Eson, just doing Eson things. So, para sa akin, si Wise yung magiging factor dito kung mag-champion ng Blacklist o hindi. Kasi, habang tumatagal ko na mapansin nyo sa regular season, nababasa na ng mga team yung playstyle ng Blacklist International. That's why, so bukod sa playstyle ngayon ng Blacklist, kailangan mag-isip pa sila or gumawa pa sila ng certain adjustments para ma-address yung pagiging exposed ng meta na ginagawa nila, ng strat na ginagawa nila. I think kung hindi Blacklist ang mag-champion, it's Aura or Bren. Wala na akong nakikita ang iba pa. And kung meron akong first team dito sa MPL regular season, I think it's sa Carl. It's Carl, Benny Cutie, Edward, Yawi, and Oh My Venus. Yun yung first team ko. Kung may makakalason man dito, tingin ko, work Oster Force. So, yun nga ang ating prediction para sa darating na MPL Season 7 Playoffs. Comment down kung ano yung prediction ninyo. Magkaroon tayo ng healthy conversation. Iwas tayo sa toxic. For the love of the game, for the love of esports, healthy discussion lang. Feel free to comment. And please, do like, comment, share, and subscribe. Siyempre, para maraming makasali sa ating diskusyon kung sino sa tingin ninyo ang mag-strive sa MPL Season 7 Playoffs. This is Sir Yami. Abang-abang na lang sa March 26. Siyempre, good luck sa mga team. Ingat!